Guys, unboxing po tayo ng aking bagong collection ulit. Ito po ang MK2. So, out of the box, ito po ang laman. Siyempre itong box, ang KJ Works brochure. KJ Works manual ng MK2. So, ito po yon. Yung listahan ng spare parts, nandito po yon. At ito guys, ang laman. May kasamang konting bala, 0.25 BBs. So, ang isang magazine at may hex key para sa paglalagay ng CO2 para dito sa magazine. Ito po kasi ay CO2. At ang kanyang hex key din sa adjustment ng kanyang hop-up. Po yun. So ito po ang laman. So sa kanyang brochure at ito po yung manual brochure ng KJ Works. Dito po makikita lahat ng product nila. Ayan. Lahat ng product nila nandito na po. So papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung isang na review ko sa inyo. Ayan. At yung isang previous video ko nung nakaraan ay MK2 ay MK1. So ayan po. Yung isang previous video ko nung nakaraan is ito, MK1. Ngayon, ang ating i-review ay ito, MK2. Ayan, ayan po siya. So, tingnan po natin ang baril na to. KJ Works MK2. So, ito po yung baril. So, made in Taiwan. Ayan po. So, ang kanyang baril ay steel na po siya. Ayan, pero ayan din, steel din. Dito lang po sa grip plastic. Ayan po. Ito po ay non-blowback pistol MK2. Ayan. So, ang kanyang front sight ay fiber optic. Ayan po, kitang-kita rin po siya. Ayan. Napakaganda rin. Lagay natin yung magazine. Ayan. Ito ang kanyang safety. Ayan, safety. Hindi siya makakalabit. Fire. Ayan, nakakalabit na po siya. At dito naman ang kanyang magazine release. So ganito po lang ang kanyang magazine release. Ayan. Ayan. Tingnan po natin. Ayan, magazine release. Oops. Ayan. Ito ang kanyang magazine release. Ulit. Ayan po nang naglalak. So, ayan po. Ganda ng kanyang harapan. Fiber optics. Fiber optics side. Pero nakafix po ito. Ang kanyang rear sight is aba. Naka-fix din. Hindi po na-adjust. Ayan, naka-fix na po siya. So, ayan. Titimbangin po natin kung ilan ang timbang nito. Ang kanyang manual is 790 grams. Ayan, CO2 version po tayo. Pero
kung may MK1 po kayo, yung gaya ng last na previous video ko, na pwede pong gamitin yung kanyang magazine na gas kasi trinay ko, pwede po. Kaya advantage na po sa inyo yon. Pagka may MK1 kayo tapos may MK2, both magazine ng MK yung gas saka CO2 pwede pong gamitin dito sa CO2. Pero sa MK1 hindi po pwedeng gamitin yung CO2 magazine kasi meron siyang slot dito. Hindi po kakasya yung itong CO2 diyan sa MK1. So, ayan po. Titimbangin po natin kung tama si KJ Works. So, ayan guys, titimbangin po natin. 792. Yan po yung actual na timbang. At ang sa manual is 790. So, tama po si KJ. Ulitin po natin. 791. So, tama po talaga si KJ. So, ititest po natin itong baril na ito kung gaano kalakas. Ikrokrono po natin. So, guys, lagyan po natin ng CO2 ang kanyang magazine. Guys. So, ito po yung gamit niyan. Hex key. So, ayan. Wala nang singaw. Higpitan lang ng konti. Higpitan lang ng konti. So, lagyan po natin ng bala. Capacity ng kanyang bala is 17. Ah, nabilang ko na po 'yan. So, try po natin. Ayan. Ayan guys, wala na pong kasakay support daw. Ito po ay non-blowback, so direct gas po yung papalaw sa bala kaya expect po natin na medyo malakas-lakas po ito. So, tingnan po natin kung malakas nga. I-chrono po natin. Ayan. Non-blowback. Oops, taglit. Hindi pa pala naka-open tong chrono natin. Ayan. 0.2 grams feet per second. Ayan, 0.2 grams po yung bala natin. 6mm ammo. Ayan. Testing. Paul. Ayan. 423.6 feet per second. Bullet. 431.4 feet per second. Feet per second. So, malakas guys, 433. So, tingnan natin kung mabubutas niya itong lata. Ito natin guys. Tingnan nga natin kung matatagos niya yan. Tutok lang tayo. Ayan. Ayan guys, butas po yung lata at tumagos. So ayan po, nakadikit pa yung bala doon. Malakas nga, 400 fps ulit.
malakas nga ang palaw. So, di hamak na mas malakas nga ito kaysa dun sa mga gas blowback. Ayan, tumagos din yung ano niya, dalawa na yung tagusan. Dalawa na po yung tagos. Lumusot. Pasok dito, lusot dito. Pasok dito, lusot dito. Ayan. Isa pa. Doon sa medyo taas. Ayan din. Sa medyo taas ko tinira. Ayan. Pasok dito. Lusot dito. So, di hamak na mas malakas nga ito. Kaysa sa doon sa gas blowback na pistol natin. Ayan, 434 pa rin. 429. Kailang putok na po tayo. Parehas, accurate. Oh, 429 pa rin. Oh, bakit 677? Walang bala tayo. Ah, wala nang bala. Wala na palang bala pero pumuputok pa rin 'yan. So, ito guys, ang ating non-blowback pistol MK2. So, nabili ko to ng $1,300. So, sulit na po ba? Ang palitan is 1.67. So, nakatipid po ba kumpara sa Pinas? Pa-comment po kayo kung nakatipid o mas mura dito, mas mura dyan. So, salamat sa panonood guys. Thank you.